Madalas natin naririnig ang kwento ng mga inang walang iniindang pagod sa trabaho, maitaguyod lang ang buhay ng mga anak. Isa sa kanila ang nakilala namin sa Tondo, Maynila. 44 years old at single mother, pagdadaing ang hanap buhay ni Nanay Lilibeth. Dito niya binubuhay ang kanyang apat na anak. Pero hanggang saan nga ba aabot ang tibay ng isang ina para sa kanyang pamilya? Ako po si Jenny Jones at sa episode na ito, sundan natin ang buhay ng isang daing vendor. Ako si Lilibeth Halog, 44 years old. Isa akong dying vendor. Salinas. Saka Salinas de Grey. Araw-araw itong ginagawa ni Nanay Lilibeth. Alas 8 pa lang daw ng umaga, sinisimulan niya na ang pagdaing ng pinamiling bangus, galunggong, tamban o tilapia. Kapansin-pansing, sisiyaw na lang kay Nanay Lilibeth ang pagdadaing ng isda. Masasabi niyo po ba mahirap? Paano niyo po natutunan mag-boneless at saka magdaing ng mga isda? Noona hindi pa sanay yung nasanay din. Siyempre, trabaho. Dati, tingin-tingin lang. Opo. Nung bata pa ako, kasi 24 years na po ako nagtitinda nito. Buntis pala ako sa panganay ko. Nagtinda na ako nito. Hindi na ako na masukal. Pero kada bakasyon ng eskwela, nagtitinda ako, umahango lang ako. Hanggang sa natuto ako magsarili. Dating janitress si Nanay Lilibeth hanggang sa makapag-asawa at magkaroon ng apat na anak. Maayos ang buhay nila noon. Pero isang taon pa lang daw ang bunso niya nang iwanan sila ng kanyang asawa. Napilitan si Nanay Lilibeth na maghanap buhay. Sinibihay ko na lang din loob ko dahil magulang ko nga lang po yung katulong. Pangkatulong sa pagpapalak. Nasaan po yung magulang ninyo? Parehas na pong patay. So ngayon kayo na lang pong mag-isa? Ako na lang. Hindi robiro ang pagsabayin ang pag-aalaga sa mga anak at paghahanap buhay. Ngayon pag gising sa umaga, kasi yung mga anak ko, nung maliliit sila, pagpasok sa eskwela, pagka may oras ako na time, susunduin ko sila. Pero pag wala ng oras, pinagsasidecar ko na lang sila pa uwi. Para makauwi niya. Inilalako niya ang mga daing na isda sa San Juan. Nandun daw kasi ang kanyang mga suki. So pagkatapos niyo po magdaing, nahango niyo na po yung ibebenta niyo at nabarat niya na po lahat, saan niyo po binibenta yung... Sa San Juan po. Paano po kayo? Anong hours po kayo pumupunta sa San Juan? Pumupunta ako doon. 3:30 minsan malis ako dito sa Lestres. Di pare-pare. Pag maaga na tapos. So, paano po kayo pumupunta sa San Juan? Nagkukumute. Tungtong ng Divisoria at kakainan ng San Juan. Tapos bababa ako ng Indomingo. Pag-aawad, kalaso! Taeng!
Kitawa yan. Kami ho nagbumibili sa kanya araw-araw. May pang si ate. Malalaki. Teh! Tao. Teh, daing teh! Tinapa! Kahit kumakayod na sa maghapon, kapos pa rin sa panggastos ang mag-iina. Ang pangatlong anak ni Nanay Lilibet, huminto na sa pag-aaral. Eh, sabi niya, yun na daw po mag-aaral eh. So ano po, nagtatrabaho? College na po. Sabi ko, hanggat may malakas pa ako mag-aaral kayo, eh ayaw niya na. Siyempre, gusto kong gumanda rin buhay ng mga anak ko. Makapagtapos sila ng pag-aaral nila. Kasi wala naman ako ipamamana sa kanila. Kundi yun lang, kaya raan. Ayaw nila magtapos eh. Nakausap namin ang anak ni Nanay Lilibeth na si Lalay. Kung siya raw ang tatanungin, gusto pa rin niyang ipagpatuloy ang pag-aaral. Kaya lang... Kumbaga parang ako po, pinaupaay ako na lang po din sa kapatid ko kasi hirap na hirap na po si mama. Parang yun, sa akin po kasi hindi. Mas hindi kong mas pagtapos muna po yung kapatid ko bago po. Ano po yung inisip ko sa sarili ko na siyempre nahihirapan na po si mama kaysa dumagdag pa po ako sa araw-araw na gastusin. Mas pinili ko na lang po na ayun yan kasi nagbabayad po kami ng tuition ng kapatid ko. 600 a month po kasi binayad. So mas kinusot ko na lang po na mas makapagpabas yung kapatid ko kasi sa akin. So ngayon, tinutulungan mo na lang po siya? Bondless po. Sa gawain po sa bahay. Ako na lang po yung tumutulong sa kanya. Hindi mapigil ni Lalay ang pag-iyak tuwing pinag-uusapan ang pagod at hirap ng kanyang ina. Kung meron daw siyang isang wish para sa kanyang ina. Yung paginto niya po sa pagtitinda. Yung kakain na lang po siya ng pagkain na sa harapag. Yung matutulog siya, malas sa malamot na kama. Lahat po yun yung gusto namin para sa kanya. Ang makatapos ng pag-aaral ang tanging pangarap ni Nanay Lilibeth para sa kanyang mga anak. Ano po yung pangarap ninyo para sa kanila? Yung siyempre, gumanda rin yung buhay nila. Maging maayos yung pamilya nila. Huwag na silang gumaya na iwanan nila yung asawa nila. And naranasan na nila wala silang ama. Huwag na nila iparanas sa mga anak nila na lumaki walang tatay. Alin po yung napagdaanan ninyo na masasabi ninyong talaga pong nahirapan po kayo? Lalo na pag may sakit sila nung maliliit sila, ang hirap. Siyempre, isipin mo, habang naglalako ka, sila isipin mo kung may lagnat pa ba. Ay, yung apo ko nga lang, pagkaano, tinetext ko yung manugang ko. Sabihin ko, ano, may sakit pa ba yung anak mo? May lalagnat pa ba? Ika rin siyempre mapakali. Si Lalay, hindi masukat ang paghanga sa kanyang ina. Saksi raw siya sa lahat ng sakripisyo nito para sa kanilang magkakapatid. Sa amin po kasi talagang iniidol po namin sa namin magkakapatid kasi
kung hindi niya po kami binuhay nung magkakapatid, hindi po siya matatawag na idolo. Ayun po talaga yun. Kumbaga parang sa amin na binuhay na kami ng mag-isa eh. Ayun po. Kumbaga parang sa amin, parang lahat po ng pangarap namin sa kanya, gusto namin din mabigay. So, ano naman ang message mo kay nanay? Siyempre, ano po, lagi niya lang po tatandaan na nandito lang din po kami palagi para sa kanya. Tsaka mahal na mahal po namin siya. Si Nanay Lilibeth naman, wala raw balak sumuko basta para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Hanggat malakas pa ako, titinda pa rin ako. Elementary pa lang ako, pagkaano, sumasama ako magtinda-tinda. Doon ako natuto magtinda. At sa ano, siguro ito na rin yung master ko yung pagtitinda. Ayun yung apo ko, so kung lumaki siya, itakot sa Diyos, pag mapagmahal. Pag mapagmahal siya, lahat nandun na, takot siya sa magulang mo, takot siya sa lahat. Diba? Mag-aral ulit. Mag-aral sila mabuti. Para sa future naman nila. Hindi ko narating. Marating man lang nila. Hindi ko mamadala sa kanila na masabi na mahal ko sila. Pero nakikita naman siguro nila yung paghihirap ko. Kanila. Kasi sila na lang yung natitira kung ano sa buhay. Baka sila na lang yung kayamanan ko. Diba? Kaya mahal na mahal ko siyempre sila, lahat sila. Kaya lang hindi nila napapansin. Ako si Lilibeth Halog, isa akong Lodi. Ako po si Jenny Jones at sa susunod na episode ng Lodi, muli niyo po akong samahan sa pagkilala ng mga tao. Hindi man laman ng telebisyon ay may itatawag pa rin mga Lodi. Let the game begin.